Good day and welcome po sa panibago na namang episode ng aming channel. At ako nga po pala ulit, si Ale ng Greenyard TV. And para naman sa vlog natin for today, i-share ko naman sa inyo yung mga hindi ko natakel nung una nating i-vlog, yung mga wag na dapat natin or wag na wag natin gagawin sa ating mga rubber tree. So ito yung mga hindi natin naisama doon. And syempre, sasagot din tayo ng mga katanungan doon sa sabihin na nating mga frequently asked questions regarding sa pag-aalaga ng rubber tree. So yun, isa-isahin natin ang mga yon at sasagutin natin hanggang sa kaya natin. At syempre, bago tayo magsimula sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo po kakalimutan na mag-like, share, and subscribe and pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, GreenyardPH po. At sa mga gustong bumisita sa aming garden, na andi dito po sa screen yung aming complete address. So, eto na nga. Sa tingin ko, eto yung mga hindi ko na isama nung una tayong nag-vlog regarding dito sa rubber tree. So, unahin na natin yung amount of light na nare-receive nila kasi hindi ko yata masyadong naipaliwanag ito. So, number one dito, wag na wag nyong hahayaan na matigil ng matagal sa spot ng bahay ninyo na medyo madilim yung ating mga rubber tree. Kasi, unang-una sa lahat, ang mangyayari dyan, makikita nyo na mananamlay yung mga dako ng rubber tree. Magdudrop yan, magbabagsakan talaga yan. Mas maganda at mas kitang healthy ang ating mga rubber tree kapag medyo nakatingala or nakataas yung kanilang mga dahon. So kapag yan ay nagbabagsakan, isang malaking factor dyan na maaaring sila ay hindi na enough yung amount of light na nare-receive nila. O kaya naman ay may sign ng over or under watering. Kasi based on our experience, nangyari yan. Dahil unang-una sa lahat, ang mga rubber tree na binibili natin, karamihan ng mga shop ng mga garden, maliliwanag talaga ang pinaglalagyan yan. And kung halimbawa medyo madilim yung spot na paglalagyan nyo at hahayaan nyo lang sila dong mag-sit for sabihin natin isang linggo, manonotice nyo na kagad yung resulta ng pagtamlay at saka pagpangit ng mga dahon nila. So hindi na healthy tingnan yung rubber tree. Kaya every once in a while, lalo na kung halimbawa yung maliliit na rubber tree lamang din naman, yung meron tayo, kayang-kaya natin silang i-move o ilabas, mas makakatulong sa kanila yon. At least kahit papaano, makakuha sila ng amount of light na nare-receive nila. Kasi nung nangyari sa amin yan, inilabas ko na ulit. After a week, ganun yung nangyari. Healthy yung rubber tree ko. Ito yon, tong rubber tree na to, tong mataas na to. Healthy yan, and ganyan ang position ng mga dahon niya noong ipinasok ko siya sa loob ng bahay. Yun nga lang, sanay ang mga rubber tree namin na to na yung amount of light na nare-receive nila ay enough talaga at marami. Kasi itong rubber tree ko, tinatamaan pa nga siya ng direct sunlight. So, mas kailangan talaga nila yung maraming liwanag. Although magta-tribe sila, pero kung gusto nyo mapa-healthy yung rubber tree nyo, yun yung advice ko sa inyo. And a second dyan, pagdating na pa rin sa, ano, sa liwanag na nare-receive nila. Let's say, for example, maliwanag naman yung loob ng bahay natin. And nakalagay siya sa isang corner o kaya sa isang sa tabi ng wall. Huwag na huwag nyo kakalimutan na paikutin. Every once in a while, kahit sabihin natin every 2 days, huwag na huwag nyo kakalimutan na paikutin yung inyong rubber tree or i-rotate para at least balance yung nare-receive na amount of light ng bawat dahon ng inyong rubber tree. Kasi syempre, yung nandun sa bandang wall, mas kokonti yung amount of light na nare-receive nila. So, ibig sabihin, maghahanap din sila ng liwanag and para magawa yon, pupunta sila or haharap sila yung mga dahon na yan kung saan mas marami silang liwanag na nakukuha. And kapag ganyan ang nangyari, magiging parang isang side lamang yung dahon ng inyong rubber tree. Kasi nga lahat yan haharap dun sa liwanag. Ito, hindi naman siya nangyari sa rubber tree namin. Kasi most of our rubber tree nga ay nasa labas lang din naman. So, natatamaan ng direct sunlight. Walang problema dyan. Nangyari to sa feed leaf namin. Kasi ngayon, nasa labas na siya. Kaya, yun, wala nang problema. Pero talagang haharap sila dun sa kung saan sila mas nakakakuha ng liwanag. So, para hindi mangyari yan at maiwasan natin, huwag na huwag niyong kakalimutang i-rotate yung rubber tree nyo kahit every 2 days lamang. At ang susunod sa ating list, huwag kayong magmamadali or huwag niyong mamadaliin na huwag na huwag niyong mamadaliin na ipropagate ang inyong mga rubber tree. Antayin niyo muna na mag-mature yung inyong mga rubber tree. Ako kasi, para safe, although hindi ko talaga siya sinusubukan dun sa medyo mura pa na trunk or na puno, na part ng rubber tree, sinisimulan ko siyang ipropagate kapag nakakakita na ako ng color brown
na part ng kanyang sanga o ng kanyang branch. Kasi ibig sabihin lang noon, mas matigas na siya, mas mature na siya. Yung chance na maging successful yung inyong propagation, syempre mas mataas. Kasi syempre mas mature na yung branch na in-air layer or minarkot natin. Ayun, huwag kayong magmamadali na ipropagate siya. And eto, kita nyo lahat ng rubber tree namin na napropagate. Eto na yan, lahat yan, naging ano yan, naging successful yan. Once na natutunan nyo kung paano magmarkot, napakadali niyan, mawiwili kasi talaga kayo eh kapag ka na natuto kayong magmarkot. Kasi lalo na kapag ka naging successful yung mga first markot ninyo. So nakakatuwa at saka mas nakaka-excite. Kasi syempre, alam nyo na marunong na kayo talaga. Ang sunod sa ating list, huwag na huwag nyong kakalimutan na linisin ang mga dahon niya. Syempre kasi, mas malinis ang dahon, mas healthy, mas nagiging healthy yung ating mga halaman. Kaya importante na nililinis natin yan. Kahit iano lang natin, ipunasan lang natin ng basang-basahan or even nga yung ano, yung cotton, basta malambot na tela, punasan lang natin. Kasi talagang ano sila eh, dahil malalaki yung dahon ng mga rubber trees natin, ano yan, prone sila na mag-collect ng dust at manonotice nyo naman yan. Kasi ang mga rubber tree, especially yung mga black prints, makikintaban dahon yan eh, makikinis. At kaya kapag halimbawa, pansin nyo na kagad na maalikabok. Mapaloob man yan, mapalabas ng bahay nyo, manonotice nyo kagad yan. So mas maganda, mas malinis. And ang isa pa dyan, prone din sila na pamahaya ng mga gagamba. Kaya yan yung ating talagang tatanggalin, ating babantayan para at least hindi naman sila totally pamamahaya na ng mga insekto. So yun lang naman yung kailangan nating i-prevent. When it comes sa mga caterpillars, wala pa naman ako or uod, wala akong nakikita sa amin ha. Personally, yung mga rubber tree namin, kahit sabihin mo na yung katabi niyang halaman inuuod, itong rubber tree hindi. Ang isang malaking factor dyan, kaya hindi sila kinakain masyado ng mga uod, ay dahil doon sa dagta na meron itong mga rubber tree. Halos lahat or buong puno na to, itong rubber tree na to, may dagta kasi yan. Kaya kapag ka talagang ibintong dahon, mapunit lamang yan or matupi, ma-fold lamang ang dahon yan at nagkaroon ng guhit, mapapansin nyo na lang na may lalabas ng dagta dyan. So yun yung isang malaking factor kung bakit hindi siguro sila inuod. Kaya hindi rin ako masyadong nag-ano eh. Hindi rin ang pinaka kalaban lang talaga ng mga rubber tree sa amin, mga spider, yung talagang gagamba na, hindi spider mites. Lang yung kadalasan kong nakikita, mga langgam, hindi naman, more on pagka malaki kasi yung pots mo, ang pinamamahayan ng langgam, yung mismong ano na, yung pasuna kung nasa saan yung lupa. So doon namamahay yung langgam. Pero dito sa puno, hindi naman masyado, wala naman problema. Kaya yun, kapag maintenance lang ng mga rubber tree, more on spray lang, diba, dun sa ibang halaman, hindi ko na idinadamay itong rubber tree kapag ka nagpe-pesticide, kasi nga wala naman kahit na anong peste, maliban dun sa gagamba, which is pwede naman nating tanggalin kung lagi nating binibisita yung ating mga rubber tree. And ang susunod sa ating list, huwag na huwag niyong babaliwalain kapag ka may nalaglag or kapag ka nalaglag yung dahon ng inyong rubber tree. Especially kung medyo nasa upper portion yung inyong mga dahon na manlalaglag. Kasi kung nasa lower part siya, understandable pa yun eh. Dahil maaari naman yung matabunan, lalo na itong sa baba talaga. Sa lower portion, walang kaso yun dahil older leaf siya. Pero kung halimbawa nagkakaroon ng problema dito sa bandang itaas, maaaring may problema o may sakit na yung inyong rubber tree. And kapag kasi nagtuloy-tuloy yan, papangit talaga ako na nagsasabi sa inyo. Tsaka makikita mo kagad na hindi talaga siya, no? Hindi talaga siya healthy kapag ganun. Mas maganda pa rin kapag puno siya. So maaaring nagsasuffer yan sa mga diseases o kaya sa overwatering at saka underwatering. Ito yung tinatawag na airdraft. Ito, nabasa ko kasi siya eh. So, maaaring ito yung factor. Diba, kunyari, alam mo naman na hindi ka nag-overwater, hindi ka nag-underwater, pero nalalaglag pa rin. So, maaaring may cold draft na pinanggagalingan yan or maaaring ang rubber tree mo nasa may aircon, tinatamaan ng malamig na buga ng aircon. So, yung pabago-bagong temperature ng ating mga ng ating rubber tree, yung pinaglalagyan nila, yun yung isang malaking factor kung bakit nanlalagas yung dahon niya. Kaya kung halimbawa na investigate nyo, na obserbahan nyo, okay naman, hindi naman ako nag-under or overwatering, maaaring yung spot or yung airdraft nga na tinatawag ang nakakaapekto kung bakit nanlalagas yung mga dahon ng ating rubber trees. And ang susunod sa ating listahan, kung halimbawa gusto nyo mapamultibranch yung inyong mga rubber tree,
At medyo mababa pa lang siya. Kasi ang isang technique lang dyan para mapamulti-branch natin dyan, yung ginagawa natin, pwede natin siyang i-air layer para dagdag sa ano natin, nakapag-propagate na tayo na pamulti-branch pa natin yung mother plant natin. Pero halimbawa medyo maliit pa siya, gusto niyo na siyang pasangahin. So, kukurot lang tayo or puputulin lang natin itong portion na to ng rubber tree, yung pinaka-kauna-unahan niyang dahon na pasibol. Itong kulay pula na sungot na to. So, babaliin mo lang yan. Tendency na kagad yan. Kapag kabinali or pinutol mo yan, magsasanga na yan. Ngayon, kung halimbawa sanga na yan, let's say itong anong to, itong rubber tree na to, unang beses natin siyang minarkot, in-air layer, at ayan, nag-multi-branch na siya. Kita nyo naman, tatlo yung bagong sanga na sumibol sa kanya. Eh, kung halimbawa, gusto nyo pa ulit pasangahin yung mga nagsanga na yan, pwede naman yan kasi kukurutin mo lang ulit or puputulin mo lang ulit yung mga sanga-sanga na yan at ang mangyayari dyan, magmumulti-branch ulit yan. Kaya lang, wag na wag nyong pagsasabayin. Kunyari, ito, pinutulan nyo na itong isang to and pinutulan nyo pa itong kabila na to. Ang mangyayari lang dyan, based dun sa napanood at nakita ko, pagka pinutol mo kasi at pinagsabay mo, parang ang nangyari, sisibulang ulit yung panibagong sungot na yan ng iisa. So, hindi siya magsasanga-sanga. So, intayin nyo muna na kunyari pinutol mo tong isang to, intayin nyo muna na ano siya na sumibol or pag-obserbahan nyo muna na kung magsasanga pa ba talaga bago nyo gawin dun sa kabila. Huwag nyo pagsasabayin kasi yun, nakita ko nga na hindi rin siya parang effective kung pagsasabayin. Kaya, tsaka hindi naman nagmamadali na dahil first of all, nag-multi-branch na siya. Mas gusto mo lang ulit siyang pakapalin pa. Kapag napadalas kasi tayo sa pagkurot ng ating mga rubber tree, maaari kasing lumiit lalo yung mga dahon niya. Lalo na kung halimbawa, yung pinagkurutan natin, hindi pa ganun kalalaki ulit yung dahon. Kasi, kapag yan ay nag-multi-branch, nagsanga-sanga ulit, magsisimula yan sa maliliit na dahon ulit. Kaya importante na palakihin nyo muna ulit or pamaturin nyo muna ulit yung mga dahon ng rubber tree ninyo bago nyo siya kurutan ulit ng panibago. Ang isa pang importante na hindi din natin naisama doon sa ating nakaraan, huwag nyong pagkakamalan na yung aerial roots, di ba kung mapapansin nyo yung mga ito, itong rubber tree natin na ito, yung mga aerial roots na yan, ay, yun, aerial root siya, pero hindi ibig sabihin yan, katulad siya ng mga aroids or ng mga ibang trailing plants, like yung mga philodendrons natin, na kapag ka nakakita ka ng mga ganito na lumalabas na aerial roots, pwedeng-pwede na natin siyang i-cut or i-propagate. So, hindi po. Hindi pa rin yan yung ugat na kailangan ng rubber tree para siya ay mabuhay, unlike doon sa ating mga philodendrons na pinopropagate palagi. Ang isa, at uulitin ko po, ang isa sa pinaka-effective at importante na propagation na meron dito, hindi yung cuttings eh. Kasi yun, based on our experience, napakarami namin. Simula ng unang pumutok ang rubber tree, siguro libo-libo yung cuttings na kinuha namin. Talagang hindi magkamayaw, nagkagulo yung mga tao pagdating sa pagkakaroon ng mga rubber tree. Tumaas yung demands talaga. And yung mga malalaking puno na rubber tree na nagkalat dito sa Silang, nakalbuhalos dahil sa pagbebenta ng mga cuttings nila. Dahil doon naman talaga nagsimula yan, dahil ang rubber tree, puno talaga yan. Ay mabubuhay sa mga rubber tree na yan, pero hindi talaga lahat ay magiging successful. Unlike kung halimbawa, yan ay kung may puno ka nga, tapos imarkot mo yung bawat, makikita mo na sabihin na natin 1 to 2, mga wahal, sabihin na natin mga 1 meter na haba ng rubber tree, imamarkot, mas magiging effective yan. Kasi ang dami naming hindi tumuloy or namatay lamang na mga rubber tree na cuttings. Although siguro nung una pa lang, hindi rin pa masyadong alam kung paano yung proper way ng propagation. Ang dami naglabasa na paraan kung paano daw bubuhayin yung cuttings ng rubber tree, yung kailangan mo munang. Ang nagkamali siguro kasi kami noon, pagkakuha nung pagka-harvest ng mga branch na yon, tusok agad ng tusok sa lupa. Eh di ba may dagta nga yan? May nagsabi na pinaka-effective pag-cuttings, kung halimbawa gusto nyo itry yung cuttings talaga. So, para sa akin ha, ito katulad ng ginawa namin sa rubber plant namin na dwarf. Cuttings to, kinat ko yung rubber plant namin pagkatapos i-winter propagate ko. And as you can see, siguro matagal-tagal na rin to, pero hindi siya namamatay. At makikita nyo na meron siyang ugat na.
Ayan, di ba? So, yung kulay white na yan, yan yung ugat. So, pwede ko na nga siyang i-transfer sa soil, pero paanoin ko pa siya, pauugatin ko pa siya. Mas effective pa para sa akin kasi ito na, na-experience ko na talaga at ginawa ko ang water propagation kesa yung itutusok mo mismo sa soil. Kasi yung sinasabi nila sa amin dati, dapat pala kapag ka nag-harvest ka or kumat ka, kumuha ka ng cuttings ng rubber tree mo, paiigahin mo muna ng mga isa, dalawang araw, patutuluin mo yung dagta na galing mismo dun sa ilalim, sa pinagkatan, sa sugat ng rubber tree mo, and then tsaka mo siya itutusok ngayon doon sa soil. So pumunta naman tayo ngayon sa mga katanungan na doon din, based din doon sa mga, sabihin natin yung mga latest natin na upload regarding sa rubber tree. Itong katanungan na to ay galing kay Ma'am Anita Magbanwa. Sir, pag water propagation ba, palitan palagi ang water, how many days? So, para sa akin, advisable kung halimbawa mga, let's say, after 2 days, palit ka. Kasi ano lang naman po yan, ma'am eh. Magpapalit ka lang talaga ng tubig. So, para at least, hindi siya, unang-una, hindi maglumot yung ano, hindi dumumi masyado yung tubig. At pagkatapos, pangalawa, para hindi nga pamahayan ng mga lamok. Hindi pangitlogan at hindi pagsimula ng pag-spread ng mga lamok. So, yun yung kailangan nating i-prevent kapag ka-water propagation. Para safest na yun, mga at least 2 days. Tatagal naman or mabubuhay naman yan kahit medyo matagal yung ano natin na hindi natin siya paltan ng tubig. Katulad nitong aming dwarf rubber tree, hindi naman yan lagi napapaltan ng tubig. Although kasi ito, nasa labas siya. Hindi siya nasa loob ng bahay. Kapag ka nasa loob ng bahay, mas maganda kung halimbawa mas madalas yung pagpapalit natin ng tubig. Galing naman kay Ma'am Carmelita Banton, hindi ako marunong mag-markot. So, ma'am, meron tayong video kung paano yung step-by-step talaga na process sa pagmamarkot ng mga rubber tree. Doon sa mga viewers natin na gustong matuto, halimbawa ngayon lang nakapanood ng video na to, hindi pa napapanood yung mga ano natin, yung mga old natin na upload, meron tayong mga propagation dyan, yung step by step talaga kung paano natin ginagawa yung air layering o yung pagmamarkot. So yun, at least makakatulong sa inyo yun. And lahat ng rubber tree na ipinakita ko dito sa vlog, dun sa pinapakita natin sa mga video, yung mga rubber tree na pinaganuhan natin, minarkot natin, na ngayon, ayan na sila. At ang susunod na katanungan naman na ating sasagutin ay galing kay Ma'am Flor Rabina. Bakit po sa akin nag-stop na po yung pagdahon niya mula nang nilipat ko siya sa mas malaking paso? Eh nung una po, tuloy-tuloy sa pagdahon, ngayon po, di na nanagdagan. Ano kaya yung gagawin ko? Maaaring nag-a-adjust yung halaman. Minsan ganun talaga eh. Kapag ka nag-repot ka, siyempre minsan nalilikot talaga yung ugat niya. And kapag ka nangyari yun, yun nga isang binili namin eh. Although siya ay feed the leaf. Yun nga, yung ugat niya, naglabasa na dun sa nursery bag. Pagkatapos, naandun na siya sa, ano, sa ground mismo. So nung kinuha siya, nalikot yung ugat, and imagine niyo ang taas na noon, nalanta yung pinakatalbos or yung pinakabagong dahon ng feed leaf namin na yun. So maaaring ganun, kapag ka nalilikot talaga yung dahon, it takes time bago magano, bago mag makarecover ulit yung halaman, at saka bago ulit siya, kapag ka naman nakarecover niyan, magtutuloy-tuloy ulit siya sa pagkakaroon ng panibagong dahon. So medyo antayin lang po natin ng konti. Ang isang maaaring cause kasi niyan, kunyari hindi enough yung amount of light na nare-receive niya, wherein sa tingin ko sa inyo naman ma'am, hindi yun advisable or hindi yun ang problema, kasi sabi niyo siguro parehas lang yung spot na pinaglagyan ninyo, at pagkatapos before naman nagtutuloy-tuloy siya sa pagkakaroon ng bagong dahon, ngayon lang hindi. So maaaring ganun yun, nalikot lang yung ugat and hindi pa siya fully nakaka-recover. Susunod na katanungan nating sasagutin ay galing kay Ma'am Ruby Rosero. So ano pong remedy ang pwedeng gawin sa rubber tree na naglalagas ng dahon at nasusunog yung mga gilid ng dahon kahit naiinitan siya sa umaga lang ng till 10 a.m. So, ano po ba yung rubber tree ninyo? Kasi yung kadalasan, ang nangyayari itong mga pagkasunog ng mga dahon, kung halimbawa, hindi sanay yung halaman o yung rubber tree ninyo na tamaan ng direct sunlight. And ang maselan kasi na rubber tree pagdating sa bagay na yan, yung mga tineki o yung mga variegated ones o yung mga ruby. Although, pagka na-train sila at nasanay sila, kahit full sun, kahit maghapon, wala kang po problemahin dito. Kasi katulad nung sa amin, wala namang kahit na anong sira or sunog yung dahon niya. Dahil ayan, nasa labas naman itong mga ruby namin. So, yun. Pagka kasi hindi po sanay yung rubber tree natin na tinatamaan ng direct sunlight, pagkatapos nung inuwi natin, binili natin
galing sa shop, inilagay natin siya sa direct sunlight. Kahit kasi ang 10 a.m. po, yung mga 9 to 10 a.m., medyo mainit na rin talaga. So, masusunog at masusunog. Remedy, ilipat natin sila ng spot. Kung talagang yun yung paglalagyan natin, sanayin muna natin sila sa spot na yun. Hindi yung totally dito ka na. Iaalis po natin sila. Hanggang adjust lang natin ang i-adjust yung haba ng oras na itinitigil nila. And yun, okay na yun. Magtutuloy-tuloy na siya. So, yun lamang po. And I hope nakatulong at nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. And again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, greenyard.ph po. At kita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV, and thank you for watching.